kapatid. Ako pa rin to, kalma. Sa oras na 14 minutes na lang, mag-aalalalalasgis na po ng gabi. Although ako pa rin ito, welcome po sa ibang programa. Ito na po ang pinakahuling programa ng True FM, ang Dr. Love Radio Show. Humahalili para kay Kuya Poy na humahalili para kay Dr. Love. Ako po si Laila Chikadora. Gandang gabi po sa inyong lahat. Buksan na po natin ang ating programa. Siyempre sa lahat po ng mga nakatambay sa ating Facebook Live, good evening po sa inyo. Ganun na rin siyempre, napapakinggan tayo sa buong Mega Manila via 92.3 Radio 5 True FM at siyempre sa iba't ibang himpilan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay sabay-sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 True FM. Sana po i-like at i-share nyo na. Ganun na rin yung Dr. Love na FB page. Okay, yung episodes natin ha, i-share nyo nang i-share. Minsan may mga splice-splice pa yan. Share nyo na rin. Oo, para masaya. At syempre sa lahat naman po ng may signal cable, tayo ay napapakinggan din sa Signal Satellite Channel 305. At kung meron kayong Signal Play app at kung wala pa, i-download nyo. Libre po yan. Napapakinggan din po tayo dyan. Hanapin nyo lang yung True FM na logo. Pag kinlik nyo yon, kung ano man ang airing at the moment na radio program, yun ang maririnig nyo. So pag kinlik nyo ngayon yung Signal Play app na yan, mapapakinggan nyo ang Dr. Love Radio Show sa Signal Play app. Okay? Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa amin. Meron po kaming email address. Ito po yun, drloveradio5@gmail.com. Dr. Love Radio 5, pero radio, R-A-D-Y-O 5. Okay? At syempre, meron din po tayong Dr. Love Facebook Messenger. Pwede rin kayong magpadala ng inyong messages doon. O kaya naman, pwede po kayong tumawag sa aming hotline. May nag-aabang ng number. Kasi kanina, sa shoutout, tinatanong nila kung ano yung number na pwedeng tawagan, no? Ito pa rin po yon, same number kung ano yung ina-announce din po natin sa programang shoutout, 86315788, 86315788, and 86316674. Okay? Magbe-break lang po tayo ng sandaling sandali, mga kapatid. Babalik po tayo agad para sa ating mabuting balita. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang ating mabuting balita para sa araw na to, April 25, 2024, araw po ng Thursday, ay galing sa Marcos, Kabanata 16, versikulo 15 hanggang 20. Sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sinumang hindi sumampalataya ay hahatulan. Sa mga sumasampalataya ay susunod ang mga tandang ito. Palalabasin nila ang mga demonyo sa aking pangalan. Makapagsasalita sila ng mga bagong wika. Makakadampot sila ng mga ahas. Kapag uminom sila ng anumang bagay na nakamamatay, hindi sila mapipinsala ngayon sa anumang paraan. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa may mga karamdaman at bubuti sila. Kaya nga pagkatapos magsalita ng Panginoon sa kanila, siya ay dinalang paitaas sa langit at umupo sa kanang tabi ng Diyos. Ang mga alagad ay umalis at nangaral kahit sa ang dako. Ang Panginoon ay kasama nilang gumagawa. Pinagtitibay niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga tandang sumusunod dito. Siya nawa." Yan po ang mabuting balita ng Panginoon. Itong story na ito is about the ascension. Diba? Ascension to ni Jesus. Kung nagdadasal po kayo ng rosaryo, kasama ito.
sa isa sa mga mysteries of the Holy Rosary, yung kanyang ascension. Kasama to sa Glorious Mystery. Itong binasa natin, yung Mark 16, chapter 16, verse 15-20. Sa panahon ngayon na modern na yung technology natin, isipin na lang natin that Jesus is just like our GPS. He directs the way. Hindi ba? So, para lang siyang GPS natin. He is actually our divine GPS. Para mas makarelate yung mga bata, no? Oras po natin, 54 minutes makalipas, alalalas 9 ng gabi. Babalik po tayo para sa mga balita at syempre, yung ating face-to-face hirit nga pala, no? Ni Dr. Love, ipe-play na natin ngayon ang ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Pagkatapos mo yan, break tayo na sandali, no? So, ang ating face-to-face hirit po ni Dr. Love, aso mo, linis mo. Mapapanood po ang face-to-face weekdays sa TV5, 11 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Sa Signal TV 1PH, Channel 1 naman po, 8 p.m. hanggang 9 p.m. yan ang replay niyan. At kung meron kayong mga komento tungkol dito sa napanood ninyong face-to-face hirit ni Dr. Love, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook live stream. Walang tumugtog eh. Seryoso na sana ako eh. Siyempre, alam niyo naman ako, pag nakarinig ng music, sasayo talaga to. O, di ba? Okay. Pwede mo kayo. At nakihin ako sa puso dito. Pwede mo kayo mag-comment ating Facebook live stream. Pwede rin po sa FB Messenger at syempre sa ating hotlines muli, 8631-6674 at 8631-5788. Eto na po ang face-to-face hit it ni Dr. Love. Kasama natin dito sa studio si Jocelyn. Kailan mo unang nakitang dumudumi itong aso ng iyong kapitbahay? Kahit kahapon lang po. Ay, very fresh yung dumi. Ay, fresh. Opo. Bali, ano po eh, ginagawa na pong ano ng CR ng aso yung harap ng bahay namin. Talaga? Opo. Kasi ang mga aso... Favorite. Oo, talaga kasi favorite ang mga aso kung saan sila, territorial kasi opo sila eh. Talaga? Inaamoy nila, okay dito. So, dun at dun babalik ng ganon. Opo. Bakit hindi nagagawa ng paraan na maalis yun na dun siya dumumi? Eh kasi po yung may-ari ng aso, favorite din tumambay. Doon din po sa harapan ng bahay. Akala ko doon dumun. Meron po kasi siya kakwentuhan dun eh. Pero hindi naman siya doon din dumudumi. Eh sabi. Hindi naman. Hindi na. Tumatambay lang. Tumatambay lang siya. Okay. Umabot na raw sa puntong naging dahilan na ito para kayo talaga ay yung pagkakalate mo na pumasok sa trabaho? Opo. Bakit? Noong una po, hindi naman sana ako magagalit kahit makatapak ng tahi. Sabi nila, swerte daw pag nakatapak ng tahi. Hindi ako nagalit. Okay. Nung sinabi ng ma'am ko na kada late mo, may bayad 3 piso o 1 minuto, doon na ako nagalit. Kada late mo saan? Sa trabaho po. Nagtatrabaho po sa salon. Ah, nagbabayad ka. Bakit ka nalilate? Nakikipagpatentero ka sa mga dumi? Eh kasi, siyempre, magmamadali ako. Late na nga akong lalabas, pag natatapakan po kay swerte daw. Kasi hindi nga po swerte. Nung sinabi ng amo ko na may bayad na po yung late, hindi na swerte sa akin yun. Parang, sabi niya, pag nakatapak ng tayo, swerte. Parang hindi naman ah. Malas eh. Sabi ng amo ko, pag na-late ka, may bayad. Babawasan kang sweldo. Ano yung swerte doon? Parang minalas pa yata ako. Malas. Kinausap mo na ba? Opo, kinausap ko po siya ng maayos. Yung aso? Ay, hindi po. Okay. Yung may-ari ng aso, pinablatter mo na raw ang may-ari ng aso. Opo. So, hindi lang barangay, pinablatter mo talaga. Opo. Paano nangyari yun? Ano ginawa niyo? Kasi kinausap ko po siya ng maayos eh. Okay. Kasi natanggi pa po niya kay wala raw akong ebidensya. Siyempre, bakit ko ipapakita ebidensya? Gusto ko aminin niya na ang aso niya. Tapos eto pa, hindi lang sa aso. Tumatay nang hindi pa nga tapos yung kaso namin sa aso. May dagdag pa, sinabihan pa niya ako, broken hearted daw ako. Kaya raw mainit ulo ko lagi.
kasi broken heart. Pati mo naman yung pagka-broken hearted ko. Broken hearted naman pala. Kilalanin natin ang sinasabing amo ng asong dumudumi sa tapat ni Jocelyn. Rose, pasok! Tayo lang yan, mapag-uusapan niya. Aling Rose, si Maki talaga na aso mo ang tinutukoy na perwisyong laging dumudumi sa harap ng bahay ni na Jocelyn. Hindi po totoo yan. Hindi totoo. So, dininay nyo, Aling Rose. Pero ang sinasabi ng inyong kapitbahay ay tuwing umaga, tatambay ka na roon kasama ng aso mo. Kasi po nasusunsula siya ng mga kapitbahay namin. Sa lugar namin, maraming asong gala. Kung sino-sino po aso yung pinag-iinitan niya. Hindi niya talaga yung mga asong gala. Kasi aso lang pinag-iinitan mo. Sa asong gala ang aso niya. Asong gala. Okay. Pero bakit mo nasabi na pinag-iinitan ka? Ano ba ang merong personal sa'yo? Hindi ko po alam eh. Kasi broken-hearted po yan. O, di ba? Iniwanan ng asawang jowa niya. Oo, broken-hearted ako. Iniwanan siya ng jowa niya. Kaya maganda. Okay, Aling Rose, gusto kong maintindihan nyo na wala naman tayong pakialam kung broken-hearted siya unless magkaibigan kayo. Pero dahil ikaw nga ang pinag-iinitan, kaya yan ang sa tingin mo ang dahilan. Kasi broken-hearted siya. Pero nasa dumi po tayo ng aso, no? Yun po yung ating pinag-uusapan. Kayo po ay pinablatter na, tama ba? Opo. Anong pinag-usapan ninyo doon? Anong iblinatter sa inyo? Hindi yan dumating doon. Ay, hindi dumating. Pero alam nyo kung bakit kasi presidente ng asosyasyon namin yan. Kaya man, laas ng loob niyan. Kahit anong kaso, hindi niya pupuntahan. Kasi po kaya niya yung dalhin. Presidente yung unang asosyasyon namin yan. Okay. Ate Rose, totoo ba na maraming kasong inirereklamo sa inyo pero hindi kayo nagpapatinag yan. Dahil kayo ay presidente ng asosasyon. Hindi po totoo yan. Okay. Tinayagot ko po lahat yan. Pinatar ko, hindi umatin. Pupunta ko doon hindi kung ano kailangan ng tao. Dito mo ako hinamon sa face to face! Dito mo ako hinamon! O ngayon! Kala mo, hindi ko totoohanin! O ngayon! O! Kasi reklamo na doon ka na, kaya ko na face to face! Okay, hindi talaga, hindi. Ilan ho ang aso nyo? Isa lang po. Pag maraming aso, ano hong tawag doon? Asosasyon. Kaya kayo ang... Kaya kayo ang presidente ng asosasyon. Matanda na kasi yan, bawal nasaktan, senior yan. Tama yun. Okay, Nancy, diretsahang tanong. Gaano mo kadalas makitang dumumi ang aso sa tapat ng bahay ni Jocelyn? Ano po, pagkagising ko, pag sinasabihan ko siya yung aso mo tumae, lagi niyang dinideny. Hindi daw aso niya. Marami daw aso ang nakakalat doon. At kaya hindi lang daw aso, siya. Hindi niyang tayo ng aso niya. Okay. Eh, halos araw-araw nga po nakikita ko, kagaba ko na lang dyan eh. Ah, saan ang ebidensya mo? Meron po kang video. May video ba tayo? May video! Ay! Asa na video, mga mama? Yun ba si Maki? Opo. Oy, na! Anong lahi si Maki? Anong lahi si Maki? Ano, parang Labrador. Kitang-kita natin ang talagang paniniguro ni Maki na makapagbawas doon sa gate ni... Alam niyo, nakakatakot pumunta doon sa inyong community kasi mukhang hindi lamang mga aso ang problema, sabi nga ni Aling Belen. Pero Aling Belen, congratulations ha. Napakaganda ng pasok mo sa set kanina. Talagang bigay na bigay, dignified ano. At saka nakita mo yung humility kay Aling Belen nung makita niya, nung malaman niya na may evidence pala, tumahimik na lang siya. Ganun talaga, di ba? Pero ang nakakatakot dun sa inyong area, hindi lang aso ang problema. Yung aso,
nagpupupo kung saan saan. Pero sabi ni Aling Belen, hindi lang yon, meron pang mga tao na umiihi sa pader. So ito, nakakatakot na ito. Ibig sabihin, wala nang disiplina yung mga tao nakatira doon. Siguro hindi naman lahat, pero higit na nakararami siguro, kulang sa disiplina dahil ang Panginoon, di ba? Aling Belen. Well, ang problema natin dito, Aling Rose, siguro hindi naman ganong kalaliman ang problema. Tinitingnan ko kayong apat eh. Parang magiging magkakaibigan pa rin kayo before the end of the day. Dahil napakaliit na bagay ito, pwedeng mabigyan ng solusyon. At nakita lang natin dito, yung consciousness ng isang nag-aalaga ng aso. May responsibilidad tayo, hindi lamang doon sa aso, kundi sa community kung saan tayo nandoon. Kung ang problema yung aso natin ay nagpupupo sa kapitbahay, every now and then, ibig sabihin nakakalabas yan ng ating bakuran, di ba? Kung nakakalabas, pwedeng i-confine natin sa ating bakuran yan at turuan natin. Aling Rose, pwedeng i-train lalo po ang Labrador. Napakatalinong aso po niyan. Parang Golden Retriever. Pwede pong i-train. Kailangan lang ang panahon, buhat sa'yo. I-train mo siya at maititrain ka rin ang aso mo. So, ano yan? Symbiotic, di ba? So, kinakailangan din ng ating barangay ay kumilos na. Parang tulog ang inyong barangay captain, ang konseho ng inyong barangay, dahil sangayon kay Aling Rose, nagkalat ang iba't ibang aso. So, hindi po iyan mabuti sa kalusugan ng ating mga kasama sa community. Kung lahat na lamang ay magpupupo sa iba-ibang lugar. Ang tawagan natin ng pansin ng inyong barangay captain, baka po pwedeng kumilos na kayo, gumawa ng paraan para ma-address itong problemang ito. Kailangan ma-identify yung mga aso. Sa Amerika, ang mga aso hindi pwedeng lumabas ng walang tag para ma-identify kung sino may-ari. No? At kinakailangan yung sense of responsibility ng may alaga ng aso na hindi pwedeng pakalat-kalat yung aso. Kasi mayroon tayong responsibilidad sa kanila at sa ating community. Palagay ko yung barangay captain, kinakailangan kumilos sa po para ma-i-address itong problemang ito. Maraming salamat. Tama! Diba? Alam nyo ba, mga kapatid, sa Quezon City, merong local ordinance tungkol sa mga aso na pag-alagala lang. Pagka ganyan, may multa. And meron kaming kapitbahay na ganyan na napakang ano sa aso. Naku! Eh, lagi ko nahuhuli. Ginagawang CR yung gate namin. Hindi, ang ginawa ko, winalis ko, dinorbel ko sa kapitbahay namin na may aso. Sabi ko, bigay po ng aso nyo. Diba? Naku, grabe. Pero alam nyo kasi, kung kayo po yung may-ari ng aso, okay, sige, papalabasin natin ang bahay kasi gusto nyo doon sa labas. Ano ba naman yung sundan nyo at magdala na kayo ng dustpan para pag nakita nyo, pag umuupo na, saluhin nyo na. Ganon din sa mga naglalakad, nagwo-walk ng mga dogs nila, di ba? Minsan, hindi naman malaki yung space natin no, sa ating bakuran. Ang tendency, inilalakad natin yung aso o kaya dinadala natin sa park. Minsan, walang diaper. So, magdala kayo ng dustpan, di ba? Pagkatapos, pag nakita mo umuupo na yung aso, saluhin nyo na o, didiretso na sa trash can. Sa basura. Para hindi naman maging basura ang iyong ugali. Naku, maraming nag-react ko. Ang daming na high blood doon sa ano, face-to-face hirit ni Dr. Love. Si Gail Easy, parang hindi ko siya masabihin ng easy. Kasi nga na high blood na naman. At eto, si Lina ho, naku, kaya ayaw ko mag-alaga ng aso. Isang trabaho rin yan. At ayaw ko ng hayop na may balahibo at mabaho. Ayun, maliliit na bagay, pinag-aawayan nyo. Nakarating pa kayo sa face-to-face. Mahiya naman kayo. Sabi. Actually, pwede nga rin yan eh, sa barangay. Sa barangay, di ba? But anyways, ayan po ang face-to-face hear it ni Dr. Love sa oras sa 8 minutes makalipas ang lalalas gis ng gabi. Magbabalik po ha ang ating programa para sa mga balita na bumabandera ngayong araw. Ito pa rin po ang Dr. Love Radio Show. Kasama po ang inyong Tita Laila Chikadora. Oras na po para sa ating liham kasaysayan. Tampok po natin ngayon ang liham ni Jasper ng Navota City.
Sabi po ng kanyang sulat, Dear Dr. Love at Tita Lai, ako nga pala po si Jasper, 28 years old, mula po sa Navotas. Gusto ko po sanang ikonsulta ang nararamdaman ko ngayon. Meron po akong masayang pamilya at kasama ko pa rin po ang aking nanay, tatay at dalawa pang kapatid. Kahit na napakahirap ng buhay, nairaraos po namin ng magkakasama. Kaya nga lang po, meron na po akong nagugustuhang babae. At ang babae na iyon, medyo may kaya. Maayos po ang buhay niya, habang ako naman at pamilya ko ay naglalako lang ng merienda. Napakaganda po niya at may maayos din pong trabaho. Nakilala ko siya dahil sa amin po siya madalas bumili ng merienda pag uwi niya po galing ng trabaho. Sa tuwing magkausap kami, para bang may pag-asa ako sa kanya. Iba po siyang sumagot sa mga biro ko. Iba rin po ang mga tingin niya. Hanggang isang araw, inaloko po siya ng pabiro. Ang sabi ko sa kanya, baka gusto niyang tumikim ng ibang merienda. Sasamahan ko siya sa kabilang barangay. Laking gulat ko nga po noong umoo siya. Ito nga po, natuloy ang lakad namin. Nagpaka-sweet ako sa kanya. Okay naman po siya at sobrang tuwa ng puso ko kasi para bang ang saya-saya niya. Tinanong ko rin po kung may jowa na siya. Sinagot naman po ako agad nito ng wala. Matapos po yung araw na iyon, di na siya nawala sa isip ko at sinisikap ko nga po na laging mag-ipon. Kasi gusto ko po ulit siyang ayaing gumala pero gusto ko po sana sa mas maayos na. Kaya lang po nagkaroon ako ng problema sa pamilya ko dahil sa pag-iipon. Nakakatulong na lang po kasi ako ng limitado pagdating sa pinansyal. Hindi naman po sa nag-stop ako magbigay sa bahay pero hindi na po kasi todo. Kasi nga po, pinag-iipunan ko po sana ang panglibre sa babaeng gusto ko nang simulang ligawan. Hanggang sa nakakarinig na po ako sa nanay ko na kami nga di mo mapakain sarili mo, di mo kayang buhayin tas sasabihin mo sa amin, gumugusto ka na? E wala ka namang silbi? Nasaktan po ako. Masipag naman po ako at hindi ako batugan. At talaga lang gusto ko pong mag-ipon at magpakalalaki sa babaeng nagugustuhan ko. Para bang hindi pwede kung awatin ako ng mga magulang ko. Kesyo mahirap daw kasi kami. Tama po ba yon? Tingin ko po kasi hindi hadlang ang kahirapan para gumusto ka. Tsaka iniisip ko po kung sakaling swertihin ako at sagutin ng babaeng nagugustuhan ko, baka mas maging inspired po ako at makahanap ng mas magandang trabaho. Kung ang mga magulang ko pinalaki akong sapat na ang makakain kami araw-araw, baka sakaling kapag naging kami, matuto akong mas mangarap pa at mas magpursige sa buhay. Dr. Love at Ate Lai, paano ko po ba ito sasabihin sa mga magulang ko? Paano ko po ba iiwasang magalit sa kanila sa tuwing hindi nila ako maintindihan? Malaking tulong po ang payo ninyo. Maraming salamat po, Jasper ng Navotas. Okay, Jasper. 28 ka na. Sobrang sabihin na nating nasa tamang edad ka na. Pero siguro sa tingin ko kaya kayo hanggang ngayon ay sama-sama pa rin na naglalako ng merienda. Parang ang nangyayari is parang negosyo na yan ng buong pamilya ninyo at inaasahan ng nanay mo at ng tatay mo na tutulong ka sa kanilang negosyo para may hanap buhay kayo.
Ang unang tanong dyan ay, kung doon ba sa pagtitindam ninyo ng merienda, eh, sinisweldohan ka ba? Kasi pag wala, baka kaya doon nila nakikita, no, na yung, kumbaga, pakuha-kuha mo ng unti galing sa merienda, no? Yung mga barya-barya na iniipon mo, kaya hindi ka na nakakatulong. Baka yun yung mga nasisita. Pero kasi iba rin naman ang usapan kapag ka meron kang kahit allowance man lang galing doon sa binibenta ninyong merienda. Pero sa tingin ko nga kasi parang naging family business na siya. With regards dun sa napagsalitaan ka ng masakit ng nanay mo, siguro nasabi niya lang yon out of frustration na teka lang sandali, ang hirap na nga ng buhay, tapos ganyan ka pa, baka ang sinasabi lang ng nanay mo dito eh, dapat i-prioritize mo muna ang kumakalam na sikmura bago ang love life. Alam ko masakit yon. Kasi imagine mo, 28 years old ka na. Naiintindihan kita. Maaari din ano, na your parents are just guarding your heart. Kasi nga, magkaiba kayo ng estado ng buhay ni ate girl na kayo yung nagtitinda ng merienda at siya naman ang bumibili ng merienda sa inyo. Magkaiba siguro kayo ng estado. Ayaw lang siguro niya, nila, ng nanay at tatay mo na masaktan ka. Wala namang masama kung pag-ipunan mo o mag-ipon ka para sa pinaplano mong panliligaw dito sa napupusuan mong suki ninyo ng merienda. Kaya lang, pwede namang walang ipon, hindi ba? Pwede bang mangligaw kahit na walang malaking ipon? Kasi minsan hindi naman sa pera talaga yan, ano, Jasper eh. Minsan yung oras na binibigay mo, yung nakikinig ka sa kanya. Ganon din kasi, parang ganon yung relationship eh. It's not all about kasi kailangan kitang i-treat o ilibre sa isang mamahaling restaurant o baka naman sa fast food, kain tayo o mamasyal tayo. Hindi lahat ng date ay ganon. O nood tayo ng sine, di ba? Hindi naman lahat ng date ganon eh. Minsan, okay na rin yung magdala ka ng sarili mong merienda, yung gawa nyo, tapos umakyat ka ng ligaw. Yung wag muna tayong mag-focus doon sa magarbo o magastos na klase ng panliligaw kasi baka mamaya hindi naman kayo maging kayo in the end. So ano mangyayari sa mga iniisip mong positive thoughts na magpupursigi ako kasi gustong gusto ko siya. Mahal ko na yata siya. Gusto ko to. Kaya dapat mag-iipon ako, magsisikap ako. I will work hard para sa babaeng ito. Eh, binasted ka, toy. Nangyari, naghu ang pangarap ni kuya. Pagkatapos, nawalan ka na rin ng motivation in life. Huwag nating gagawing, pwedeng maging inspiration. Diba? Pwedeng maging inspiration ng isang tao, o yan nga, sa ano mo, sa case mo, itong si ate girl, no, na suki ninyo, pwede mo siyang gawing inspirasyon. Pero, isipin mo rin yung bigger picture. Bakit mo ba ginagawang mag-ipon? Huwag mong gawing reason yung kaya ako nag-iipon kasi gusto kong mangligaw sa kanya. What if ang gawin mong dahilan para gusto kong mag-ipon kasi gusto kong umunlad ang buhay ko? Para kapag marami na rin akong ipon, matutulungan ko hindi lang ang pamilya ko, aangat ang buhay ko, at kahit sino na girl lalo dyan, caring-caring ko ng ligawan kasi sobra confident na to eh. Di ba? Okay na yung financials natin. With regards to that, sabi mo nga, di ba, nagbebenta kayo ng merienda. Alam mo, sa panahon ngayon ng modern technology, lalong-lalo na yung TikTok. Di ba, ang dami ng umaman sa TikTok? Ang dami ng umaman sa TikTok.
Naman pa TikTok-TikTok lang ng merienda. O ay, merienda for today. Ganyan, samahan mo lang ng konting voiceover na makulit. Diba, just, Jasper, ang dami ng ways para pumatok ang meriendang binebenta ninyo. At malay nyo, pag nag-click yun, o di ayan, dyan ang magsustart yung ipon. Sometimes, yung priorities talaga natin, inaano natin eh, kumbaga ini-enumerate natin according sa pinakang kailangan. Though ulitin ko, naiintindihan ko, because you're 28 years old, eh, siguro naghahanap ka na rin ng makakapiling, habang buhay, makaka-holding hands while walking, at magsusubuan ng kutsara kapag kumakain kayo ng ice cream. Magsusubuan ng cone pag kumakain kayo ng ice cream sa mainit na panahon. Di ba? At mag-i-straw kayo ng tig-isa at minsan naka-ekis, nakalingkis pa yung straw sa isang soft drink o tubig. Di ba? Naiintindihan ko na naghahanap ka na ng significant other. Kaya lang siguro para sa parents mo, yung kahirapan muna, yung kailangang i-address. Priorities. Priorities and responsibilities in life. Eh, ang lalaki naman, wala kayong expiration date. Hindi katulad namin mga ate nyo. May expiration date kami. Nawawala yung, you know, that red thing every month. Nawawala yun sa amin. May expiration date kami. Whereas, ang mga lalaki, wala naman kayong expiration date. Sa tingin ko, hindi naman sa putting love aside, pero baka there are other ways para maligawan mo siya ng hindi gaanong gumagastos. Diba, Jasper? Kasi baka mamaya isipin din ni ate mo na, oh, bongga siya, no? Para kasing, edi, kung materialistic, what if ha? What if materialistic si ate mo? Eh di nabulag na rin siya. Mag-i-expect siya na ganun talaga lagi. Di ba mas maganda kung ipakita mo sa kanya yung tunay na ikaw? Ito lang ang kaya namin. Kung hindi mo ko kayang mahalin ng ganito, o di thank you next. At least you tried. Hindi yung bubulagi natin siya ng mga kung ano-ano and then she would fall for it and then eventually magiging expectations versus reality turned disappointment, naglatag ng red carpet, left the door, di ba? Hirap din yung ganon. So Jasper, ang hirap maging mahirap, naramdaman ko yan, swear ang hirap maging mahirap, pero kailangan nating mag-prioritize priorities and yung mga pangangailangan muna siguro. At kung hindi mo mapipigilang lumove life, ipakita mo sa kanya ang tunay na ikaw. Diba? Pakita mo kung sino at ano ang kaya mo. Okay, Jasper? Marami salamat sa iyong pagsulat. Patugtog tayo ng kanta para kay Jasper. Nung nabasa ko yung sulat mo, sabi ko kay EP Jenjen at kay EP Mike, eto yata ang pinakang perfect na kanta para sa'yo. So patugtugin natin ang kanta ni Nonoy Zuniga, Doon Lang. Dito lang po yan, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang bilis naman ng oras. 2 minuto na lang po, mag-aalas 11 na ng gabi. Oras na po para isarado na natin ang tindahan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumama hanggang sa kaduluduluhang programa dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Tatlong kanta, no? Ang ating narinig. Doon Lang ni Nonoy Zuniga. Simple lang ni Ariel Rivera at When I Met You ng Apo Hiking Society. At ngayon naman, kung I met you, goodbye na po to you. Kailangan na po natin magpaalam, pero bukas, bukas kasi
11 o'clock pa lang, di ba? So magsama-sama po tayo muli bukas alas 12 ng tanghali para sa programang Heart to Heart with Kuya Poy. At syempre 8 o'clock hanggang 9:30 sa programang Shoutout. At ito ang huling gabi ng Dr. Love Radio Show. Kasama nyo po ang inyong lingkod. Ako po ang inyong Chinitita Laila Chikadora. Maraming salamat po. And sana kung pauwi kayo, kagaya ko, ingat po tayong lahat sa biyahe at sa mga papasok pa lang ng trabaho. Ganon din po sa inyo. Maraming salamat po ha sa lahat ng bumubuo na mga pogi, macho, mamasel-masel at nagseseksihang men and women of True FM. Simulan po natin sa NBC General Manager, Mr. Raul De La Cruz, ang ating Production Manager, Alvin Maanyo, Operations Manager, Cherry Baile, ganoon na rin ang ating producer ng Dr. Love Radio Show, si Jenjen Ganda Morales at si Mike Santillan the Pogi. Ganoon na rin ang ating Technical Director, Sheik Mamaril, Radio Studio Tech Rome Ortigas and Ricky Manalo. Ganoon na rin ang ating PA para ngayong sa gabing ito at ang ating avid operator na si Jaira Ann Manipon. Maraming salamat po and magkita-kita at magkarinigan po tayong muli bukas ng gabi. Same station, 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Good night. Do one good deed a day, repeat every day.